Totoo po, masaya po ang panahon natin. Masayang panahon sa mga ka-taxpayer kung nanunuri, nanonood, at nakikinig. Pwede po nating i-cancel ang letter of authority po ninyo kung tutulungan po ninyo i-cancel natin ang mga revenue memorandum circulars, revenue memorandum order. Ito hong pag-uusapan natin ngayon ay halaw ho sa isang kaso na na-desisyonan na po ng ating Court of Tax Appeals. At maliwanag po dito sa kasong to na mayroon pong jurisdiction ang ating Court of Tax Appeal sa mga ginagawa ho ng BIR. Alam po ninyo, matagal na hong ginagawa ng mga BIR officials na sinitsipwera po nila ang Court of Tax Appeals. Ayan. Pag inipsipwera po nila yung Court of Tax Appeals, eh sino pa ho yung tatakbuhan natin? Ipinaliliwanag ko lang ho sa inyo na tumatanggap po ako ng mga enrollees sa aking klase at sana po ay makatin kayo. Sa pag-aaral po natin sa araw na to, ano yung pwede natin gawin? Isa sa mga natutunan ko galing po sa ating tax court, eh yung pong questionin. For example, questionin ko yung sino pumirma ng letter of authority, sino nag-deliver ng letter of authority, at paano ika-cancel yung letter of authority. Lahat pong yan ay nasa atin ng resolution o decision, either ng ating tax court o ng ating highest court. Sa araw na to ay pwede po ninyong i-download ho ito. Nasa CTA website ho yan. Ayan. So please, pag-aralan po ninyo. And sa araw na to, ang pag-aaralan ho natin yung sinasabi ng commissioner. Ito po yung sinasabi ng commissioner na the Court of Tax Appeals has no power to rule on constitutionality or validity of RMC. Katulad ho ng LoA, nasa RMC ho rin yan at RMO. So, since it does not fall under other matters to which it has jurisdiction, RMC has a force and effect of the law and enjoys the presumption of constitutionality and legality until they are set aside with finality in an appropriate case by a competent court. And not CPA. So, hindi raw competent yung CPA. CTA. So, nag-rule ngayon CTA. Siyempre, sinasabi sa kanya na hindi daw siya competent court. Incompetent. So, nag-rule yung CTA. Gusto ko lang kung idagdag mga ka-taxpayer kung mahal na yung ating membership. Kung gusto ho ninyong ituloy-tuloy ho yung pag-aaral natin sa mga pinag-aaralan natin ngayon, meron po tayong membership sa ating YouTube, Empowered and Expert Level. Ayan po. At meron din po tayong ka-taxpayer Facebook. Ha? Kung gusto nyong magkaroon, maging supportado, taga-support ako. Now, alamin natin kung ano ho yung sagot ng ating magaling at pwedeng pagkatiwala ang Tax Court. Ayan. So, ang sagot ho ng ating tax court ay mababasa ho natin dito. We disagree. Tindi. We disagree. So, eto ho. CTA has the power to rule on the validity of RMC. O, katulad ng LOA ho yan, sinasabi ko sa inyo, ang LOA sa Pilipinas, pwede ho nating pa-interpret sa ating Court of Tax Appeals. Petitioner further argues that the RMC is issued by CIR pursuant to quasi-legislative or rulemaking power provided in first paragraph of Section 4 ng 1997 Tax Code and not under the CIR powers to decide cases including other matters. Okay. Ito ngayon ang sagot.
not less than the Supreme Court and bank. Okay, Supreme Court and bank. Ibig sabihin, lahat ng miyembro ng Supreme Court has confirmed the exclusive jurisdiction of the Court of Tax Appeals to determine the validity and constitutionality of tax laws, rules, regulations, and other administrative issuances. Said Supreme Court in Banco de Oro et al. Versus Republic of the Philippines et al. We revert to the earlier rulings in Rodriguez, Leal, and Asia International Auctioners. Ito ho yun. The Court of Tax Appeal has exclusive jurisdiction to determine the constitutionality or validity of tax laws, rules, regulations, and other administrative issuances of the Commissioner of Internal Revenue. Tapos na. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo mga taxpayer kong minamahal, pag ang korte po natin, specifically ang ating highest court or Supreme Court, ay nag-rule. Ang rule ho niyan is as if ginawa kung kailan naging batas yung ini-interpret niyang batas. For example, kung yung tax code ho yung ini-interpret niya, kailan ginawa ang tax code? 1997. So, ngayon siya nag-interpret. 2022. Therefore, yung interpretation niya is valid ng 1997. Ganun ho katindi yung Supreme Court. So, ngayon, ano pinag-uusapan natin dito, mga taxpayer maestro, ka-taxpayer, tax specialista maestro? Gusto ko lang ho sana ipaabot sa inyo na may mga bagong technique ang ginagawa ang BIR ngayon. Papakita ko ho sa inyo at gusto ko sana na matutunan nyo itong technique na ito. Ito po. Ang technique na ito na ipinagbabawal na ng Supreme Court ay ibinalik uli ng BIR. Ang tawag ho dito ay letter notice. So, kapag nakatanggap ho kayo ng ganito, pwede ho ninyong do it yourself na lang ho. Pwede ho kayong pumunta sa aking YouTube or webs or ka-taxpayer, i-discuss ko ho yung ano yung mga dapat yung gawin. Ayan po, nadahan-dahanin ko. Pag nilagyan kayo ng ganyan, discrepancy, ito okay pa to, 8% lang eh. So, mga ganyan discrepancy, 62%, etc. Ayan, 85%. Papunta ho kayo ng tax evasion yan. Tandaan nyo ho niya. So, ngayon, ito po, i-discuss ko ho sa inyo. Yan. Ano yung better options or ano yung mga alternative solutions na pwede ho ninyong gawin para hindi ho kayo magkaroon ng mapakalaking problem. Okay? So, with that mga ka-taxpayer kung mahal, pwedeng-pwede na po ninyong puntahan yung aking membership program sa YouTube at support program ko sa aking ka-taxpayer. With that, masayang panahon po sa inyo mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later.